possible. Kaso parang... Parang hindi siya gani. Mahirap sa parami. Mahirap. Grabe, Amon! Crap, daming hero nito. Yung daming hero ng Brenny Esports. Sobrang daming hero. Kung si Cal TC daw, sobrang dami na talaga ng hero niya. Kasi yung heroes just niya, no? Yung shifting niya din, kaya niya mag... Yung hard assassin niya, as in, Fanny, Lancelot. Tapos ngayon may Amon. Parang medyo intense yung last draft natin. Although kung titignan natin yung draft ng Bren, pwede mo sabihin na hindi siya masyado mag-make sense kasi hindi ito'y nakasanayan. Mm-hmm. Pero for the longest time kasi, nung nilabas nila kahapon yung Lancelot Gusion, alam mo na pinaghandaan nila yung mga kakaibang heroes na nilalabas nila. Mm-hmm. Pero kasi, naniniwala ako na isa sa mga heroes na overlook pagdating sa Ubi strategy na counter is yung, ano, yung Fredrin. Kasi kung iisipin sama-sama mo, sama-sama kayo eh. Sama-sama pa rin kayo eh. May energy eruption pa rin kayo eh. And, sa ibang bansa, sa ibang MPL countries, madalas na nagagamit si Amon ngayon. So, ibig sabihin, there is a huge possibility na magiging successful etong Amon pick na ito. Kailangan kontrahin ng Blacklist International kung ano man ang rotation dito na ibibigay ng side ng Bren. Again, take note, this is somehow tricky knowing that this is the playoffs. At nakuha din ng Blacklist yung kanilang mga signature heroes. One win away. Bren Esports on a warpath. Gusto na nilang mag-advance sa next round ng ating upper bracket habang ang Blacklist International gusto nila pigilan yung momentum ngayon ng side ng Bren. This is game number 4. Let's head on to the battlefield and aminin natin kung ano nga ba ang mga kaganapan sa larong ito. Signature picks coming in from Blacklist International. Makikita natin mismo dito yung skin na nakapangalan sa team nila, yung Estes. And eventually, makikita natin yung team fight later on na talagang extended kung extended to. Oh, speaking of extended, even for Haji, kailangan talaga yung magsuot. Ay! Mainit si Kuya Pew! Even with a low HP, siya pa yung matapang na pumasok doon. Kung ikaw yung Valentina doon, hindi mo gagawin yun. Oo, oh, kasi konti na lang yung buhay niya. Pwede pa siyang mahantak nung Shadow Stampede. Kaya din siya sinuzone ng players dito, actually ni Haji. Pero napakagandang call for him. And take note, halos wala na ulit siyang buhay. Pero kasi na-realize dito ng site ng Bren Esports na in terms of damage outputs, mas lamang sila nakuha ng Blacklist International yung kill na yon kay Few. So now it's a 1-1. Middle lane pa lang, mainit na agad. Actually, 1 minute pa lang. So ganun ka-importante na mapagana yung mga post-4 ngayon ng ating mga teams. Kasi for Blacklist International, in terms of early game, as long as meron na siyang ultimate, maganda na yon para sa kanila. Even for Owen! May flicker, pero mayroong onting burn. Hindi aabot naman doon at mukhang makakauwi pa si Ogwen. Not unless pumasok dito si Wise. Pwede siyang sumili, pero hindi na nga niya itutuloy. Pero meron siyang ipit dito. Heavy spin ang gagamitin kay Few. Hindi niya napapakawalan. At dahil wala yung guiding wind ni Ogwen dito, magiging successful si Wise. At mas nagiging aggressive yung approach ng side ng Blacklist International kung kanina purong objective lang talaga sila. Ngayon, nilalabanan nila head-on yung mga antics, yung mga ginagawa dito ng side ng Bren Esports. Alam mo, gusto palang gagawin ng Blacklist is mag-box agad na damage. Pero nga, speak of damage! Aabutan nila, pero nagalaban dito ni Cal TZ. Hindi siya naipit doon sa mismong gitna ng Electo Final Blow. Yung turtle naman ngayon ang paggagawa nila. Pero ngayon, nagbabayad ng time dito si Pandora. Meron na ngang heal mula kay The Queen. Pero andito rin naman si Haji. Mukhang right on time lang din yung pasok. Merong call tatter ang bibitawan at mukhang babalik din naman agad yung buhay. Pagkatapos nila matake yung kill, si Wise pa rin na makakuha dito ng turtle. At sa KLTZ, hinahabol siya dito ni Edward pero may Cyclone Eye para siya ay matulungan. Pero si Pandora, kanina pa nasa pa na sobrang daming tao. Edward, tutumba! This is now a battle kung saan sinong mas kayang magstay doon sa team fight. Now for Pandora, alam niya na meron siyang energy eruption kaya pinilit na rin niyang pumasok doon. And even the other players of Bren Esports ay naka-ready. Aray, hindi tapos. Nakakaramdam si Wise at makukuha na naman dito ni Pandora. Pero may bawi lang din sila, but that is a beautiful trade for Bren Esports kasi na-force nila na makuha ni Omay Venus yung purple buff tapos may kill pa silang nakuha doon sa jungler. Actually, kanina pa nila yung ginagawa, game number 1 pa lang natin. After nila kumuha ng turtle objective, dumediretso din sila doon sa buff ng kanilang kalaban kaya nagiging continuous yung pagsakal doon sa jungle area. Mm-hmm.
ang laban dito ni Pandora at saka ni Wise, yung the unstoppable force versus the immovable object, hindi nila magalaw si Pandora. Habang dito naman si Wise, hindi din mapigilan sa pagtakbo. Pero at the same time, kung papansinin mo din yung galawan na itong dalawang team na ito, napipilitan din maglagay ng tao yung Blackness International dun sa gubat nila para bantayan si Wise. Kailangan na kailangan talaga, lalong-lalo na ngayon, na importante yung mga skills na pwedeng ibitaw ni Wise. Speaking of skills, nakaikot dito si Owen with a circling eagle, kaya naman siya ay makakaligtas. Pero si Few, meron pa namang flicker para makatakas. Ngayon, nakakapag-deal na ng damage si Super Marco, pero hindi pa natin nakikita. Nag-all out yung dalawang gold laners. Si Wise naman ngayon, maaari nilang bigyan dito si Kyle Tizzy. May healing mula kay Omay Venus. Hindi maging enough yung damage ni Kyle. At si Owen ngayon, hindi niya na maliligtas yung mag-isa. Si Few naman dito may ipit din. Pero ngayon, Blacklist International ang namamayagpag. Masyadong maaga yung bitawan dito para sa side ng Bren Esports. Yung Amon, wala pa siyang kahit anong item. And yung damage niya, hindi pa enough kasi ina-outsustain lang siya ng Estes. And actually, kumapansin natin, Fairview kanina, abot sana yung kanyang cult altar na IMU. Kaso, nung nagdash siya, sakto na untog doon sa may turtle pit. So, that alone na hindi nakaabot kay Kyle Easy. So, Blacklist International again, capitalizing kung medyo wala sa pwesto yung Bren Esports. Bren Esports, they are being pushed back to a wall, and yung Amon pick na ginawa nila, they still have to make it work. Hindi ito pumapanig sa kanila ngayon, and Blacklist International, alam nila sa utak nila na, teka lang, hindi pa enough yung damage nila, go tayo. Naipit dito si Super Marco, pero andyan yung altar para i-save siya. Kaso nga lang hindi ata magiging sapat, pero meron pang guiding wind. Maraming pang save yung Bren Esports as long as sakto yung ninanakaw na ultimate dito ni Few. Alam mo yung ginagawa ni Few, minsan ang ginagamit niya for the IMU is yung ultimate ni Omay V, minsan din yung ultimate ni Haji. Pero ang pinakamaganda ngayon na nangyari for Blacklist International is the more na tumatagal, the more na nagkaka-space si Oheb na makapag-farm. Kasi si Super Marco, nakikita natin na sumasama sa teamfight, hindi siya masyado nakakapag-double laning talaga. Blacklist International, nakukuha nila yung tempo nila for this game. Pero naman, ang Bren Esports, kanina nakita din natin sila na nandito sila sa pwestong to, at unti-unti silang nakapag-breakout dyan sa tempo na yan. Of course, si Wise na gamitin agad yung heavy spin. Pero kompleto sila ditong lima sa may badang mid lane. Mukhang plan nila ay bumasag ng Torres. If you dito nakapwesto, may Blessing of the Moon Goddess, may Electo Final Blow. Lahat binitawan na nila. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga. Meron dito Cult Altar pala na kuwad si Few. Kaya naman mabubuhay pa silang lahat. Ngayon magsisibalikan lang. Pero nakapwesto rin si Pandora. Wala siya dun sa teamfight na yon. Pero nagawa ni Few na iligtas yung mga members niya, kahit na medyo dihado sila sa numbers. It's all about the timings ngayon for Bren Esports and even for Blacklist International. At parte ng timings na yun ay kung kailang gagamitin yung mga ultimate nung dalawa. Pero masakit yung damage na binibitaw dito ni Few and even Super Marco. So parang nangyayari sa laban natin ngayon, kung sinong mas maunang maging kompleto sa teamfight, sila yung mananalo. Or kung sino man yung unang makatakas, malamang, syempre sila yung unang hindi mabibigyan ng kill for this teamfight. Edward? Nahabol niya lang dito si Super Marco. Gusto niya lang napalayuin yung mga miyembro. Pero si Few ngayon, naubos na yung altar na inilatag niya. Pero nakakuha ng pagawang dito. Walang iba kundi si Oheb. Hindi pa rin talaga sila Team Eagle. Nakakuha na si Pandora. Mga mabubuhay sila doon sa Hill of the Queen. Nakakuha rin si Few. Si Wise dito, mabubuhay pa rin. Queen with a save! Kantizi, nahuli siya dito ng Petrify. At ito na ang paghabon na side ng Blacklist International, Ogwen, Super Marco. Susubukan nilang tumakas pero napapalibutan na sila ng mga members ng Blacklist International. Oh my Venus, naging main target nila. Nakakuha pa sila ng kill. Pero tutumba doon si Ogwen, ladies and gentlemen. And Super Marco nag-iisa. Edward, Oheb. Oh! Hindi pwedeng walang gante. Tapos kukuha pa sila ng Tore. Blacklist International, sila yung nagpapakita ng dominance right from the start. Lahat ng mga players ngayon ng Blacklist International nagle-level up in terms of how they will put up a fight against Bren Esports. Nakita natin kanina for Oh My Venus, naging very effective yung kanyang heal against Wise. So ang finocus fire ng Bren Esports was Akai. Kaso sakto meron tali, ibig sabihin na heal kanina ni Oh My V. Tapos yung side naman ng Blacklist,
nag-dive sila doon sa may middle lane kaya wala yung taunt or wala yung damage coming in from Few. So Bren Esports, they have to be mindful right now kung saan sila po-position knowing na yung favor din ni OMIV ay mataas na rin. Mm-hmm. Ngayon, kailangan pa rin mag-ingat ng side ng Blacklist International dito. Back ni IMU, yung heavy spin. Para mag-disperse, para no? Mag-disperse, para maghiwa-hiwala yung mga members. Kung hindi mo siya kayang labanan na may Blessing of the Moon Goddess, baka pwede mong paghiwa-hiwalayin. Para makapagbayan ng time lang kayo, no? Mm-hmm. Na maubos lang yung altar, maubos lang yung Blessing of the Moon Goddess. And eventually, doon lalamang ang Bren Esports. Pag-burned yung mga ultimates nito ni Haji tsaka ni Oh My Venus. Even yung buff ni Kyle Teezy, hindi niya makuha ng libreng-libre. Laging may attemper na pasobra ata si Edward. May Electo Final Blow. Kaya naman confident siya na gagawin yon. Yung Lord naman libreng makukuha ng Blacklist International. Ginawa lang pala ni Edward yon para mag-buy ng time. Parang it's the same story ngayon. Kung ano yung nangyari nung game number 2 para sa side ng Blacklist International, ganun naman yung ginagawa nila ngayon against Bren Esports. Now, Bren Esports, hindi na natin nakikita yung usual nila na very aggressive with Ogwen on this Matilda. And even wise, makunat na kasi mga players, 7.69k gold lead. That's huge at lagi nang nakakapag-push si Edward sa nakakapag-clear na minion wave. Mm-hmm. Kyle Teezy. Yung 1v1 niya si Edward, pero iba itong 1v1 na ito. This is between Amon and the Benedetta. So, ibig sabihin, kaya nila i-take the isa't isa. Pero ooh, kasi hindi talaga sa gabal para kay Benedetta yung passive ng isang Amon eh. Naipit nila din si Pandora, pero ngayon may flicker out na naman dumulas doon sa heavy spin ni Wise. Pero kumakatok na sa pintuan ang Blacklist International. At mukhang mabubuksan nila ang unang Blazing pinto. Tapos mukhang magki-clean up na lang dito si Ohe. Pero ngayon nga merong altar. Bagsak si Super Marco. Pandora trying to survive. Mapapadash away. May minions sa dalawang matitira. Mabe-base lock na sila. Blacklist International forces game number 5. We wouldn't want it any